What's up mga vlog? Welcome to my guys! So for today's vlog, nandito po ako ngayon sa isang resort, swimming pool, sa Madaum, Tagum City. So before Madaum and after San Isidro, you can find the place, a new venue hall, and at the same time, swimming pool po. Nihintay ko pa ang ating couple, ang ating newlywed, at the same time ang mga bisita din po. So, napaga ako So, nandito ako ngayon sa swimming pool. So, nandun po ang ating venue hall, function hall, and this is the swimming pool. So, medyo maaga pa yata, napaaga ako ng punta. Cause 10 a.m. pala ang ceremony sa church, and then, mga 1 hour and 30 minutes pa matatapos. So, 1 hour for the church and then 30 minutes for the pictorial and at the same time sa pag-travel papunta dito sa ating venue. So, again, hello guys! Sa mga friends natin ng mga bagong viewers dyan, don't forget to share, like, subscribe on my YouTube channel at let's all enjoy and see anong mga kaganapan during sa wedding event ko, wedding gigs ko. So, while we are still waiting for our newlywed, I will share to you guys some tips paano simulan ang pag-hosting. I started my hosting gig when I was still in college. So, college pa lang ako, pinapractice na po ako ng isa sa mga catering services. Noon, medyo formal pa, meron pang copy, kailangan specific, hindi pa ako masyadong nakaka-adlib sa mga audience. And at the same time, noon din po, kinakabahan pa din po ako. So, if you are still a first-timer in hosting events, first time, kakabahan ka talaga and hindi mo gusto mapalpak yung event. So, since you are the life of the audience and the guest, so kailangan lively ka din and of course, kailangan maging successful yung program mo. Hanggang sa ilang years, yun na nga, I'm still practicing, I'm still learning about hosting events. So, sa pag-host po, yung mga tips ko na ibibigay, paano magsimula as a host in weddings or in any birthdays or occasions. So, for example, in wedding, syempre sa wedding, dapat kailangan alam mo agad kung ano yung mga details na gusto ng newlywed sa couple, especially with the bride and groom, if meron silang mga specific na mga requests, like the music, flow sa program. So, kailangan, initially, kailangan mag-meeting kayo ahead of time. And if wala naman kayong time, pwede naman kayong gumawa ng group chat sa Facebook in order to finalize the program and the flow of the program. Meron din naman tayong mga newlywed na wala namang problema in terms of the flow sa program. At ang host and MC na lang talaga yung bahala sa flow ng kanilang program for the reception. So, may mga ganun na instances. And though, if ang host ang bahala, usually ang sample flow program for the reception sa weddings, if it's lunch, example, 10 a.m. nagsimula yung wedding. Usually, 1 hour matatapos yung ceremony, including the processional. Tapos, 30 minutes for the pictorial with the guest and the newlywed. And at the same time, travel time from the church ceremony up until the wedding reception venue. So, pagdating sa reception venue, first in my list sa ating program is the arrival of guests. So, sa pag-arrive ng ating mga guests, kailangan alam natin kung saan sila uupo. So, you can ask them or ask in advance the newlywed if meron silang mga gustong paupuin sa isang table. And you can also ask the newlywed kung saan mauupo ang ating principal sponsors. Usually, ang ating principal sponsors ang nasa VIP tables. So, automatic dun natin sila pauupuin sa VIP table. So, that includes the ninangs and the ninongs. And of course, we also have the parents table. So, parents ni bride at parents ni groom, meron silang separate or pwede din naman sila kasali sa VIP table. Pwede doon natin sila paupuin. So, we also have the couple or the newlyweds table. So, in front, usually sa pinakaharapan siya, dalawang chairs and of course, the table for the newlywed since hindi pa naman sila nakaka-lunch.
and nakakakain. So, if dinner naman po, usually, pinapa-early dinner natin sila, ang newlywed, para at least tuloy-tuloy ang program natin. After the program, half of the program, diretso na sa table hopping. Meron din namang iba na nag-a-assign ng mga tables for the secondary sponsors. So, secondary sponsors, that includes the veil cord, candle sponsors, the groomsmen, best man, maid of honor, and bridesmaids. Tapos, kasali din dyan yung mga bearers and flower girls. So, that's the secondary sponsors. So, mag-a-assign din po tayo ng table for the secondary sponsors. And right after that, sa mga gitna ng mga tables, up until the last table, that includes the family table, relatives table of both side, relative ni bride at relatives ni groom. Tapos, you also have the table for the workmates, tables for the friends, elementary, high school classmates, and tables for the neighbors. You can also have the table, separate table for churchmate o kahit na sino na mga in-invite nyo. And last but not the least, if you also have Muslim friends, so syempre, you can also ask for another separate table for our Muslim friends, since baka meron kayong pagkain sa ating buffet station or sa ating plate-in na may pork. So, better na mag-separate na lang sila ng table para maisa lang po yung pag-serve na without pork po. Then, after the arrival of the guests, we have the acknowledgement of the guests and the principal sponsors. So, sa acknowledgement po natin, i-acknowledge natin yung presence ng ating mga ninang and ninong. I-acknowledge natin kung nandyan ba sila, present ba sila. And if you also have any VIP persons, VIP guests, pwede din po natin siyang i-special mention if you want to para po sa ating acknowledgement of the guests. And if meron din naman pong mga pika-pika, station, grazing table, photo booth, so pwede din po natin siyang i-avail on that period of time while we are still waiting for the program to start. So hindi pa naman nagsimula ang ating programa, so habang hinihintay, we can also avail if the couple decided to have pika-pika or snacks or sweet station, pika-pika station, grazing table. It depends on the couple and the newlywed. So, pwede din po tayong mag-avail. Usually, meron din silang photo booth. So, pwede po kayong maki-avail ng kanilang photo booth as part of the program. And at the same time, while waiting for the newlywed, for the retouch, ganun. Kapag hindi pa naman nagsisimula talaga formally ang ating programa for the reception. And then, what else? So, pagkatapos ng arrival of the guests and in acknowledgement of the principal sponsors, so we will be starting off with the entrance. So, ating entrance, minsan, the couple's parents lang or the newlywed's parents ang kasali sa ating grand entrance. And then, meron din naman po ngayon na nauuso, so sinasali na po natin ang ating entourage for the grand entrance. So, entrance first of the entourage together with the best man, maid of honor, bridesmaids, and groomsmen. Meron din naman po yung iba, pwede din po natin i-insert doon na kasali ang flower girls and bearers sa ating grand entrance. And right after that, pagkatapos ng entrance ng ating entourage, we will proceed with the entrance of the parents. So, parents po ni bride at parents ni groom or any representative if they don't have parents anymore. So, representative po ng ating bride and groom. Kung meron po kayong AVP, teaser, save the date, pwede natin ipa-play before ang entrance and grand entrance ng ating newlywed. So, pwede natin ipa-play muna, ipalabas muna yung AVP teaser and save the date for our grand entrance. So, after that, ay welcome muna ang ating newlywed. So, sabay po silang dalawa, si bride at si groom, sabay po papasok. And usually, jolly and upbeat yung mga music niya since reception is already a celebration. Pagkatapos po ng grand entrance ng ating newlywed, we will continue with, of course, ang tribute dance to the parents. So, ano po itong tribute dance to the parents? So, isasayaw ni groom ang kanyang mother. And of course, isasayaw niya din ang mother-in-law niya. So, yun ang ating tribute dance to parents. And right after the groom, si bride na naman po, isasayaw niya ang kanyang father. And at the same time, isasayaw din po niya ang kanyang father-in-law. Pagkatapos ng ating traditional na tribute dance for their parents, we will continue with the next transition of the dance, which is the first legal dance. So, sasayaw na po first,
dance legally ang ating newlywed. After that, we will continue with the prosperity dance. So, as part of the wedding tradition here in the Philippines, we have the prosperity or the money dance. So, ano po itong prosperity or money dance? So, yun yung traditional na pinning of any bill or any amount by the guest and the audience sa damit ng ating bride and groom, sa gown ng ating bride, and sa tuxedo ng ating groom. So, meron din tayong instances na gusto nyo ng kakaiba, so pwede naman basket na lang, hindi na lang ipipins. We also have the sash. If you want some pins, better na mag-provide kayo ng sash for the pins. Mas madali tanggalin if sa sash ilalagay yung mga bills. Pagkatapos nun, meron din naman pong money bridge part ng ating prosperity dance. So, ano yung money bridge? So, si groom pupunta dun sa pinaka-last, si bride nasa harapan. And then, i-connect natin yung mga bills at ipaglilinya natin sila up until makonect lahat from bride to groom and groom to bride. At kukunin to ni groom isa-isa papunta kay bride sa mga naipon nila na pera for the prosperity dance or money dance. And right after the prosperity dance or money dance, continue na naman siya into message. So, pwede natin unahin yung message. Depende kasi yan. Depende po sa situation na nagaganap during sa reception program. So, if hindi naman po sila gutom pa or hindi pa sila nagmamadali, pwede naman natin i-insert yung message coming from the principal sponsors. So, we usually have one message for the ninong and one message for the ninang. So, pagkatapos ng message, advice. So, after the advice, another message na naman po coming from the parents of the bride and parents of the groom. Pwede both, pwede din po one representative each parents. Tapos, pagkatapos ng message coming from the parents, we will continue with response message coming from the bride and groom. So, unang pasasalamat. So, inuuna ko minsan yung pasasalamat from the groom and the bride kasi minsan kapag sa last na siya, marami nang umuuwi. So, hindi na nila naririnig yung pasasalamat coming from the bride and groom. So, mas better, mas okay if magpasalamat na sila in advance sa lahat ng mga papasalamatan nila on that day before umuwi pagkatapos kumain. Yon. So, pagkatapos nun, mga beshiwap, we will proceed with the traditional cake slicing and wine toasting. So, for the traditional cake slicing and wine toasting, yung traditional lang, cake slicing, so i-slice ng cake ni groom at ni bride, sabay po sila sa pag-slice ng cake, and then they will share the cake with each other. Pagkatapos, we'll continue with the traditional wine toasting. So, for the wine toasting, kailangan mag-message din po for the toast speech si best man or si maid of honor. Kahit sino sa kanila or kahit sino po ng mga friends as a representative for the toast speech. And then, wine toasting na. Wine toast silang dalawa, si bride at si groom. And then, usually pag lunch, magla-lunch muna tayo. So, during sa lunch, we will continue with the traditional table hopping. So, ano yung table hopping? Pupunta per table si bride and si groom, and they will sell the goodies or pabaon treats. Meron silang mga business goodies and pabaon treats na ibebenta sa mga guests nila. And then, pictorial na din po per table at the same time, remembrance nila for the occasion. And then, pagkatapos din yan, meron din tayong distribution of the giveaways. Pwede nyo na din sabihan na lang yung maid of honor and best man and the secondary sponsors na sila na lang mag-distribute ng mga giveaways since nagbebenta nga at nagdesasell ng goodies ang ating bride and groom. Right after that, pagkatapos niyan, pwede din natin dyan i-insert yung mga AVPs, mga audiovisual presentation from the prenup, shoot, or kahit na throwback pictures ng ating newlywed. Pwede din dyan natin i-insert yung intermission numbers from the guest. So, kahit na ilang intermission number or wedding singer, kung meron naman tayong wedding singer or band or acoustic band. Tapos, pagkatapos niya, we will continue with the traditional opening of the gifts. So, usually, smallest and the biggest gift yung binubuksan. Pagkatapos niyan, games na. So, games, singles games, pwede kayong maglaro. I will be having another separate video for the games. Mga example ng mga games natin. And then, final message na. Final message from the groom and the bride sa mga nakalimutan pasalamatan sa mga naghintay na matapos yung programa for the reception and the ceremony. And then, right after that, pictorial na. So, pictorial with the suppliers. First, suppliers muna, pictorial sa stage. And then, right after that, pictorial na din po sa other guests. So, yun lang naman, simple lang yung program. Yun lang naman kadali yung programa for the reception weddings.
So I think that's all for today, guys. So I will have my montage and clips for the venue for today. So I hope you learned something, guys. So see you on my next vlog. Bye! A few moments later. So this is the pool area. Swimming pool. So na sila yung swimming pool, no? So while I am still waiting for the guests. Kasi hindi pa tapos ang kanilang ceremony. So habang hinihintay ko po sila. Ayan, magtutour muna tayo. Time check, it's already 11 a.m. So, 10 a.m. pala yung ceremony sa church. And, ayan, first time ko dito, ano? First time ko po. Papakita ko yung video niya. A few inches later. Bye.